What's up mga ka-money magnet? Naririto na naman tayo para sa walong swerteng panaginip na senyales na yayaman. Una sa listahan kapag panaginip ka ng dumi ng tao. Hindi man ito maganda sa panaginip, ngunit alam mo bang kapag ito ang napanaginipan mo, ibig sabihin mayroon kang isang negosyo na itatayo na magbibigay sa iyo ng isang malaking pagkakakitaan. At ang negosyo na yan na sisimulan mo ay magpapabago ng iyong buhay. Alam mo bang sa pananaginip ng dumi ng tao, pera po ang katumbas niyan. Kaya naman kung ikaw ay nagkapanaginip ng dumi ng tao, as in super dami ha, super dami ring pera ang darating sa buhay mo. Magaganap ang isang pagbabago na di mo inaasahan. Kaya maraming mga taong nakapanaginip nito at talaga namang sila ay umaman. Abang-abang sa iyong panaginip, baka ikaw rin ay isa sa mga taong umaman. Alam mo bang isa rin sa panaginip ng Buddha, kapag ito'y nasa panaginip mo, ang senyalis nito ay kayamanan o swerte. Kaya nga ang Buddha ay gold. Alam mo bang kapag ito rin ang napanaginipan mo, ay may mga taong tutulong sa'yo upang maabot mo ang pangarap mo. Ang pangarap na yan ang maaaring makapagbago sa iyong buhay. Naranasan mo na ba na maghumiling sa mga tao na yan ng isang tagumpay na inaasahan? At ang mga tao na yan ay tutulong sa'yo at ang mga kaganapan na pangyayari sa iyong buhay, ang mga bagay na ginugol mo ay magaganap at maisa sa katuparan, maaaring sa trabaho, sa negosyo o kahit sa anong paraang iyong ginagawa. Ang pagtatagumpay na yan ay magbibigay sa iyo ng isang malaking pagkakakitaan kung saan ang pagbabago sa iyong buhay ay magsisimula at sisimulan ka rin yumaman. Kutulad ng Golden Buddha, swerte rin ang panaginip ng gold o gold bar. Ang mga related sa gold ay nagsisignifies ng pera. Kapag ito'y pumasok sa iyong panaginip, sinasabing ikaw ay magkakaroon ng kalutasan sa lahat ng problemang iyong nararanasan. Ang gold kasi ay literal na pera ang katumbas niyan. Kaya naman kapag ito'y pumasok sa iyong panaginip, binibigyan kang senyales na ang future mo ay magiging maganda at maaaring mabago ang takbo ng iyong pamumuhay. Kaya naman kung ito ay mararanasan o ito ay mapapanaginipan, ang mga balakid sa buhay ay mapagtatagumpayan at ang tagumpay na yan ay magbibigay sa iyo ng isang maalwal na buhay. Isang buhay na iyong inaasam, buhay na pinapangarap at tagumpay na darating sa iyong buhay. Napanaginipan mo rin ba ang agila na lumilipad ng matayog? Ang isang agila sa panaginip na may matayog na paglipad ay matayog na pangarap na iyong matutupad. Kaya naman kapag ang agila ay pumasok sa iyong panaginip, lalo na kung ang agila na yan ay lumilipad ng napakatayog, ibig sabihin, ikaw na nila lang na nangangarap ng isang matagumpay at magandang buhay ay ito'y makakamtan. Ang mga pinapangarap mo, gano'n man kahirap itong abutin, ay mangyayari na sa iyong buhay. At kapag ang mga bagay na to ay naganap o nangyari sa iyong buhay, magsisimula na ang pagbabago ng takbo ng kapalaran. Kung ang dating paghihirap na iyong nararanasan ay magsisimulang mapalitan na ng kaginhawaan. At syempre, kung ang gold bar ay swerte, swerte rin sa panaginip ang pera. Literal ding binibigay nito ang tagumpay at kaperahan sa buhay mo. Kapag ito'y pumasok sa iyong panaginip, lalo na kung ang panaginip mo ay bulto-bultong pera o napakaraming pera, ibig sabihin, sinasabi nitong ang pangyayari sa iyong buhay ay makakamtan mo rin ang napakaraming blessing at tagumpay. Ang mga blessing na yan ay magbabahagi sa iyong buhay ng mga tagumpay, kapalarang maganda at siksikliglig at nag-uumapaw na kaswertihan. Kaya naman kung ang pera ay pumasok sa iyong panaginip, abay matuwa ka na
dahil binibigyan kang senyales na nalalapit na ang pagbabago ng takbo ng iyong pamumuhay. Ganun din naman kapag pumasok sa iyong panaginip ang mga swerteng numero tulad ng 7, 8 at 9. Ang mga numero na yan ay napakaswerte. Kapag naman ito ay yung ding na panaginipan, swerte din ang katumbas niyan. Lucky 7, Infinity 8 at syempre ang numero 9 na ang ibig sabihin kapag pumasok sa iyong panaginip, ang mga katuparan ng pangarap na inaasam-asam ay magaganap at mangyayari sa iyong buhay. Ang mga katuparan na to ay hindi magiging panandalian, ngunit magiging panghabang buhay. Kaya naman ang mga swerteng numero na to na kapag pumasok sa iyong mga panaginip, siswertihin ka sa iyong buhay at ang pangarap mong inaasam-asam ay makakamtan. At swerte ay patuloy na darating. At syempre kapag nakapanaginip ka rin ng mga istang nagkukumpulan, kumpul ng pera yan. Kung ang mga istang na panaginipan ay lumalangoy sa napakalawak na karagatan, ang ibig sabihin din yan, ang tubig ay pera. Kumpul ng pera ang darating sa iyong buhay. Kaya naman matuwa at magalak ka kung pumasok sa panaginip mo ay kumpul ng mga isda na naglalanguyan sa napakalaking karagatan. Dahil ang tagumpay ay hindi magiging simple kung di napakalaking tagumpay na magpapabago sa takbo ng iyong pamumuhay. Ang tagumpay na yan ay magbibigay sa iyo ng isang malaking pagkakakitaan kung saan ang malaking pagkakakitaan na yan ay magbibigay sa iyo ng isang siksik liglig at nag-uumapaw na swerte na maaaring makapagbago sa takbo ng iyong pamumuhay upang ikaw ay magalak sapagkat ang pinapangarap mong pangarap na pagtagumpay at kayamanan ay iyon ang makakamtan at darating ang araw na ang mga tao titingalain ka dahil ikaw nga ay umaman. Napanaginipan mo rin ba ang mga sapot ng gagamba? Kapag sa panaginip mo, ang sapot ng gagamba ay may mga initial ng iyong pangalan. Ito rin ay katumbas ay kaswertihan. Ipinapahiwatig nito na ang mga taong may initial na yan ay makakamtan ng mga pangarap na inaasam-asam. At ang kumpul ng mga sapot na yan ay kumpul ng kaperahan kung saan ang tagumpay ay mananatili sa iyong buhay at ang taong may initial na yan ay magbabago ang takbo ng kanyang pamumuhay. Kaya naman kapag sapot ng gagamba na may initial ang iyong napanaginipan, magalak at matuwa ka na dahil ang swerte ay magpapatuloy na sa iyong buhay. Ikaw ay siswertihin, siksik at nag-uumapaw, nakagalakan ang mangyayari sa iyong buhay. Ang swerte ay magpapatuloy at ikaw ay siswertihin, magpahabang buhay. Kaya't siksik liglig na kaswertihan ay mapapasayo. Sa iyo.